Ika-isa ng Oktubre, Martes, ang paggunita kay Santa Teresita ni Jesus, dalaga at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang papalapit na ang panahon ng pag-aakyat sa kanya, tahasang ipinasya ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo para mauna sa kanya at ihanda ang kanyang matutuluyan. At pumasok sila sa nayon ng mga Samaritano. Pero ayaw nila siyang tanggapin dahil papunta siya sa Jerusalem. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad na sina Jaime at Juan, "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila?" Lumingon si Jesus at pinagwikaan sila. At sa ibang bayan sila nagpunta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy na babagsak mula sa langit para puksain sila? Sa maraming pagkakataon, likas sa mga taong puksain ang anumang humahadlang sa kanilang daan. May balakid? Alisin! Palagi kasing ganito ang pinakamadaling solusyon. Shortcut, ika nga. Decisive at daglian ang tugon at pagkilos. Dadaanin na lang sa lakas at pwersahan. Tamaan na ang tamaan. Pero sa ebanghelyo natin sa araw na ito, natunghaya natin na hindi katanggap-tanggap kay Jesus ang karahasan kahit na ang tama at ang sariling karapatan ang dapat ipaglaban kahit na ang templo o tahanan ng Ama ang destinasyon. Nakatikim tuloy ng salita ang magkapatid na Jaime at Juan. Pero ito naman ay para maituro sa kanila ang daan ng kapayapaan. Hindi nararapat maging batayan ng pasya at kilos ang damdamin, lalo na at may tagla itong kapusukan at kabangisan. Kailangan ding gamitin ang isip. Ang tama at katotohanan ay hindi na kailangang ipaglaban ng patayan. Lilitaw at magniningning ang pagmamahalang Diyos sa pagsasabuhay at pagbabahagi natin ito. Pagsasagawa. Sa mga pagkakataong gusto na nating suntukin o ingudngod sa pader ang nguso ng ating kaaway, ano ang maiiba sa ating desisyon dahil kapiling na nating lubos ang Diyos? Paano natin maituturo sa kanila na tinatawag din sila ni Kristo sa daan ng kapayapaan?